Annalyn Husay from Manila Bulletin. Hello, good afternoon. Thank you po, Ma'am Mel, for inviting us. This will be my second time to watch your beautiful movie. Pero gusto ko lang itanong kung bakit po nawala, nag-change na po yung title nyo, nawala na po yung loyalist. Unang-una, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat at narito kayo ngayon. Salamat sa palakpak. Thank you. Yung mga nariyan hanggang doon sa dulo, magandang gabi po. In a few minutes, we're going to start the first screening. Ano po? At dito sa MOA. We already had our premiere night last year. And ang dami na po kasi mga requests. And today, ito po ang opening of first day ng Imelda Papin, The Untold Story. Ang katanungan po ay bakit from Loyalista to Imelda Papin, The Untold Story. Yung original po talaga is Loyalista, The Untold Story of Imelda Papin. So, ang ginawa po namin, nagkaroon po ng desisyon ng Queen Star Film Production with the permission of our director, Director Gabby Ramos, na mas magandang gamitin yung The Untold Story of Imelda Papin, no? And then, maraming suggestions, and then we decided on just using Imelda Papin since it is my movie. Ito ho ay movie para maraming request po sa international market. So we decided to change it to Imelda Papin, The Untold Story, para mayakap natin ang lahat ng mga Filipinos all over the world. Okay, may follow-up ka, Annalyn? Ma'am, yeah, because since I watched the movie the first time, what can you say about the performance of Claudine dun sa, you know, sa character as Imelda Papin? What can you comment? The best talaga si Claudine Barreto. She's really, for me, she's a big star and also a best actress. We had the best choice playing the role of Imelda Papin. Kaya I'd like to thank Claudine for that role. At yung young Imelda, si Kanisha Santos. And the teen is Harmony Con. So, right decision po yun. Pangalawa, siyempre hindi ako pwede mag-decision without the decision of my daughter and the director. Kaya yun po. Kaya si Claudine po ang kinuha namin. At magaling talaga si Claudine. Wala akong masabi. Talagang parang Imelda Papin siya sa movie. Thank you. And this time we have Bernard Santos. Hello po, I'm Miss Imelda. My question is, what makes you decide to tell your story via the big screen? Actually, my daughter was the one who convinced me to produce this, my life story. At hindi lang po yun, kasi marami akong mga kasamahan na mga, you know, loyalista, ganon. Kaya we came up with this idea of putting up this movie. Yung about time na sabihin na yung buhay ng Imelda Papin, because, you know, I owe it to the fans. That's why nandito po ako, I owe it to all of you. So, yun po ang dahilan. Habang nariyan pa po ako, habang malakas pa si Imelda Papin, habang minamahal niyo pa ako, don't you think it's the right time for me to do this movie? Okay, thank you. At syempre, ang aking director, si Director Gabby Ramos, ang lahat pong ito ay hindi naman po magaganap kung wala po siya. Dahil, you know, si Director Gabby Ramos. At ang kwento po dito, malalaman niyo mamaya, yung especially yung hindi pa nakakapanood, dahil si Eileen, napakalaki ang role dito, ginampanan yung role ng sister ko, nakasama ko sa Hawaii.
si Ate Glo Papin, the original singer of Isang Ligaw Pag-ibig. Likewise with Gary Cruz doon sa Hawaii. Andito lahat mga artista, nandito po lahat sila. Mamaya na, pagkikita rin sila lahat. Thank you. Follow-up ka, Berna. For my last question, ano po yung naging process nyo for the selection ng mga, kung ano yung sasabihin nyo po sa within your lifespan and na itatransform dito sa movie? May hugot eh. Siyempre, pag kinikwento mo yung buhay mo, ikikwento mo yung totoo. That's why it is the untold story. Na marami po sa inyo mga Filipinos, especially mga fans ko, mga followers, ay hindi po alam ang lahat na nangyari sa buhay ko dahil hindi naman dinivulge ko lahat yun eh, di ba? So, especially yung participation ng buhay ng Imelda Papin sa Marcos family. Yun po, it was actually, sobrang preparation po namin dito. It took us almost a year para matapos po ito. Dahil talagang ang gusto ng director namin, yung totoo ay dapat lumabas. So yung mga sasabihin, yung mga dialogues, kailangan eksakto at totoo. Yan po ang director namin. Anyway, gusto ko ipakilala po sa inyong lahat ang aming director na sikat na sikat ngayon, Director Gabby Ramos. Maraming salamat po, Madam. Siyempre, Sis Eileen, Gary, Tita, salamat po. Sobrang laki po ng tulong niyo sa akin. Sobrang salamat po. Siguro po, additional lang kay Boss Imelda, ang akin pong kaibigan. Ang pelikula pong ito ay pelikulang hangaw sa tunay na buhay. Nung sinusulat ko po ito, dun po kami nagtatag of wire po ni Ma'am Imelda. Bakit po? Kasi po, pag sinusulat ko po siya, tinatanong ko siya, ang una kong tanong, nadun ka ba? Kita mo ba? Nararamdaman mo ba ang nararamdaman nila? Pag nagsalita po siya sa akin na, kasi marami po kasing pelikula na hinahango lamang sa kung ano lamang talaga ang possible na emosyon ng manonood. Pero ito pong pelikulang ito, ang legitimacy po, buhay na buhay po ang patotoo ni Imelda Papin sa pelikulang ito. At ano pong hugot namin? Number one, napakarami pong mga kabataan ngayon ang humahanap ng saan sila pupunta, anong kanilang paggagamitan, anong kwento ang gagamitin nila. Gusto po namin ipakita sa mga kabataan, lalo ngayon, na merong Imelda Papin mula sa kanilang, sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga struggle, sa kanyang mga pinagdaanan, kung mapupulot po nila ang aral na pwedeng ibigay ni Imelda Papin, mararamdaman ko po at malalaman ko po na makakadagdag po ito sa ikagaganda po ng bansang Pilipinas, sa ekonomiya at sa buhay po bilang personal nila. Paano siya nagmahal bilang kaibigan? Paano po siya nagmahal bilang isang lingkod ng bayan? Paano siya naging nagmahal sa kanyang sining? Kaya sabi ko nga po, nung Imelda Papin, ang embodied po nito ay pagiging loyalista niya. Hindi lang po loyalista sa tunog political, kundi loyalista sa pamilya, sa anak, sa edukasyon, sa sining, sa kanyang bayan, sa kanyang asawa, na pag nakuha po talaga ng mga manonood to, I'm sure, iba na po yung ibig sabihin nyo ng pagiging loyalista. So maraming salamat po talaga sa inyo at sana mag-enjoy po tayo sa panonood at sabihin pa po natin ang pelikulang ito ay pelikula po na hango sa sining at totoong buhay ni Imelda Papin. Salamat po. Salamat po. Of course, Jonel Istilliore, a very popular blogger. Hello po.
Nakakwento na ba kanina kung paano na papayag na palitan yung title from Loyalista to Imelda Papin, The Untold Story? Ano ang future plans pa for the movie, Direk? Ang future plans ay magkaroon po kami ng nationwide screening ng Imelda Papin, The Untold Story. Magkaroon ng, dahil siyempre si Imelda Papin ay hindi lang kinilala sa Pilipinas, so meron na rin po tayong schedule worldwide para mapanood po ng mga kapwa Pilipino at sa mga iba pang banyaga kung sino si Imelda Papin. And we are dealing now with VOD, yung mga ano natin, mga screening platform natin. So kung ano yung screening platform, after po nito lahat, maibigay namin po sa inyo. And of course, after all of this, balak pa rin po namin na maikot din po ito sa mga kabataan, sa mga estudyante, sa mga barangay, para po malaman pa nila yung lessons live na pwedeng ituro po ng pelikulang ito. Of course, that's the purpose. To give them inspiration na kaya nila, kagaya ni Imelda Papin, isang probinsyana, Binagyo pa, pagkatapos hindi kilalang pamilya, nakipagsapara rin sa Pilipinas, nakipaglaban, yun pa lang, sa storya pa lang na yun, eh siguro naman, enough na yun para sa mga kapwa natin Pilipino na gamitin yun para sa kanilang kinabukasan. Ayun po. Sa Hinaga po ba naisip nyo na mangyayari ito, na magiging isang full-length film ang kwento ninyo? Sa totoo lang, napakabait ng Diyos. Dahil, alam mo, I believe na if this is meant to be in the movie, my life to be in the movie, it will happen. And it happened. Ano po, biglaan lang actually ito dahil nga doon sa pag-usap namin ng anak ko at saka yung situation ng ibang mga loyalista na kasama ko ay yun ang naging inspirasyon sa buhay ko. So, and of course, yung sinasabi ni Mafi, it's about time, Mama, for you na gawin ng movie. Kasi karamihan kasi na nagagawang movie ano po ng isang artista, isang sikat, ay na singer or entertainer or isang malaking pangalan sa movie industry ay after ng namatay, di ba? Normally ganun eh. So ikaw ay buhay na buhay, ikaw ay nandiyan pa, minamahal ka ng mga Filipinos, bakit hindi mo gawin na ang buhay mo at i-share mo sa kanila? So ito po ang nangyari. Thank you. Salamat po. Thank you very much. At ang dami nag-aantay talaga kung ano ba ang buhay ni Imelda Papin. Bakit napasama sila sa pamilya Marcos? Yun yun eh.